no, mahawag tayo ng ibon, confident lang. Huwag kayong masyadong ninervyusin. Kasi mga ibon natin, malakas humalatayan. Nakahalata sila at nararamdaman nila yung mga kinakabahan ng mga boss nila. So, pakita nyo yung confidence. Kung may tiwala kayo sa ibon nyo, ipakita nyo, paramdam nyo. Okay? Okay, so magandang hapon mga kalapatids, mga kakwento. Very busy day sa atin po sa araw na to, no? Kasi ito na po yung first day ng ating karera. First lap, no? First lap ng karera ng ulap. Ito po yung ano eh, matagal nating inintay. Limang lap ito, magmumula po tayo ng Saryaya at magtatapos ng Matnog. Yung Matnog po is around 600 kilometers hanggang dito sa La Union. Kung sa Pangasinan, nasa 540. So, katumbas na po yan ng Tacloban, yung 540. More or less, mga ganyan. So, exciting po at busy yung araw kasi ito rin po yung araw na kung saan first lap din po namin doon sa aming kategory na sinalian, yung aming karera na sinalian, yung Battle of the Champion La Union. First ever Battle of the Champion La Union. And very fortunate po dahil meron pa po tayo na panlaban na dalawa. May dalawa tayo, papakita ko sa inyo mamaya, papakain natin sila. Papakita ko rin sa inyo yung ginagawa natin mga preparation bago tayo magkarga ng ibon. So yan po ano, bilang presidente ng Pigeon Club, busy ako ngayon dahil umpisa ng alas 5, magmula alas 5 po ng hapon, mga 1 hour from now, nasa loading station na ako ng La Union. Ikutin ko ang La Union ano, from north to south. And then after, at least 3 towns of Pangasinan, ako rin po ang pupunta doon para mag-sticker. So since this is the first lap po, I make sure na ako po ang personal na mag-sticker ng mga YB banded na ibon na sumali po sa ulap po sa club namin. Ganun po ang aking ano, aking sistema. Gusto ko na sigurado ano, may kumpiyansa yung mga player natin na ang nag-sticker ay, of course, mayroon tayong tiwala sa mga coordinator natin, but iba pa rin talaga na yung presidente mismo yung involved doon sa pagsisiguro na magiging patas at transparent yung karera. So yan po ano, magdamag na to na biyahe ni Kuya Ranz. Malamang uwi ko na nito mga umaga na. Siguro mga alas 3 makakabalik na ako ng La Union. But okay lang. But more than that po, samahan niyo ako. Ipapakita ko sa inyo yung ginagawa ko sa pag-alaga ng ating mga ibon. So kakain na po sila, it's around 3:40 in the afternoon. Huwag mawawala yung pito dito sa dito sila si Nanay, ang ating kasama si Manong Rudy. So dapat po ano, andyan lagi yung ano, yung tamang pagtawag sa ating mga ibon. So yan po yung nakikita niyo, yung dalawang ibon na yan, yung black na sabi nila Batman at saka yung checkered po na Whitefly. Sila po yung ating Battle of the Champion entries. Ayan. Thank you Manong. Kukunin ko ng camera kay Manong. So, ito pong mga ibon na to, marami na pong pinagdaanan. As in, salang-sala na kumbaga no. Na-screen na ng gusto kasi inabot na po ng halos kulang-kulang 2 buwan na training ang dinaanan nila. Since November po, ang mga ibon na to, ang mga ibon po na to ay talagang training natin ng gusto. Ayan. So ganyan po, no? Dapat unang-una makita natin na ganado sila. Ang mga ibon dapat bantayan natin yung mga vital signs. Pag sila po ay ganadong kumain, ibig sabihin, they're on their peak of condition. Pero kung ibon po ay namimili o kaya ayaw kumain, ako, pag-isipan nyo kung ikakarga pa ang mga ganong ibon. So, ayan po, no? Grateful tayo na ang mga ibon natin nagpapakita ng magandang mga senyales. So, ang bitaw po nila po, Yaya Quezon. And normally po, pag ganyang kalayo, kasi ang computation lang dyan, mga kalapatid, ha? Lagi pong kukompute nyo kung gusto nyo. 60 kilometers po is around 1 hour. 50 minutes to 1 hour na liparan yan. So, i-divide nyo lang po yon.
Ayan, so mga kalapatids, mga kakwento, ano, mga avid followers and subscribers ni Kuya Ranz. Ito po ang ating preparation. Isa sa ating preparation. Later on, papakita ko pa rin sa inyo yung ating ibang ginagawa. Oh, mga kalapatids, ito, isishare ko sa inyo rin ang isang tip, ano. May isang way pa rin po tayo para i-motivate ang ating mga alagang ibon. Ayan ang ipapakita ko sa inyo. Do alam ko, marami sa inyo gumagawa na ng ganito. Pero, ano lang po. Just to share lang po. Dali po, kunin natin yung motivator nila. Ano nga kanya? Sige po. Ayan. So, few minutes, at least 30 to 1 hour before sila i-load, sinasama ko po sila sa kanilang mga pares. Yan naman po yung basic psychology ng ibon. So, bawat isa sa kanila may pares. Ayan. Ayan po, basic psychology lang. Kung ang tao ay laging naghahanap ng nagmamahal sa kanya, eh ganun din po ang mga kalapati natin. Okay po, so dapat bigyan natin sila ng inspiration, kumbaga. O, ayan, ayan ang magpares. At ito naman ang magpares. Ayan, ang tatawagan na. Ayan. Okay, later ako na i-reveal sa inyo yan, yung sino-sino yung mga magpe-pair na yan. Basta, maganda muna tayo para may excitement. Huwag muna natin sabihin kung sino yung mga ibon na to. Okay? So yan, sige, balikan ko kay mamaya. Oh, eto na mga kalapatids, ano, mga kakwento. Hindi naman, ano sa inyo to, hindi naman na lihim. So, kumbaga, hindi na sikreto. Open book naman tayo sa inyo eh. So ito po ang Gamora spill. Wala lang yung ano niya, sticker niya, kaya hindi makikita, pero ito po 'yan. Yan, dinadasal lang ko muna. Oh, ito mga kalapatids, ito na yung sekretong hindi sikreto. Oh, Gamora spill natin. Oh, kung papansin niyo 'yan, ang dami. Dadalawang ibon lang, pero marami tayong nilalagay. O marami tayong ibibigay. So ako rin, ang ginagawa ko pag ganitong ano, kailangan silang may karga na Gamora spill. So gaya ng sinasabi ko sa inyo, kung anong nakikita nyo sa video ko, actual yun, ginagawa ko. Wala pong halong bola yun. Ayan, sige po, samahan nyo ako. Ayan. So madami-dami tayong Gamora spill. Awat muna ang labing-labing. At saka pag nag-ano po tayo ng ibon natin, nung mahawak tayo ng ibon, confident lang. Huwag kayong masyadong ninervyusin. Kasi mga ibon natin, malakas umalatayan. Nakahalata sila at nararamdaman nila yung mga kinakabahan ng mga boss nila. So pakita nyo yung confidence. Kung may tiwala kayo sa ibon nyo, ipakita nyo, paramdam nyo. Okay? Dami ano? Eh, sakripisyo po talaga to. Sakripisyo sa part natin. Sakripisyo din sa ating mga ibon. Pero kailangan ano? Gusto natin manalo. Sikreto is magsakripisyo. Gastos, ano? Oras. Tsaga. O, tip din sa inyo, ano? Kung sino sa inyo yung tingin nyo medyo hindi magandang performance nung last na training, silang bigyan nyo ng mas maraming kwan, Gamora spill. Ito, hindi masyadong magandang pinakita nung last na training niya, so kailangan ko siya natutukan. So dapat individualism talaga yung treatment sa pag ano, pagkukondisyon ng ibon.
Ito ang pagkakaiba ng karera ng kalapate sa loft at saka sa OLR. Sa loft, matututukan mo ibon mo, may bibigyan mo yung dapat. Pero sa OLR, kung ano lang available, bahala sila ron. Magtatsagaan nila yun kung gusto nila makauwi. Kaya malalakas ang ibon sa OLR. Okay, yun lang mga kalapatids, mga kakwento, para naman meron pa tayong mga kasunod na serye ng ating kwento ng ito sa pag-i-pending. So, wish us the best. Meron po tayong dalawang ibon para sa Battle of the Champion La Union. Meron din po tayong tatlong ibon para sa ESM OLR sa Sunday. Hoping for the best sa ating mga alagang kalapati. Maraming salamat po sa inyong pagtutok at until next time, happy flying!